Hello mga kabakyard, great morning again dito sa aking channel sa GG Official TV at inyong kabakyard ay nandito pa rin. Ngayong araw na to mga kabakyard ay isishare ko sa inyo kung ano yung naging update ng ating pagbabaklod ng itlog. So bakit ba natin ginagawa yung pagbabaklod ng itlog? So ngayon mga kabakyard is napakamahal yung diesel ngayon mga kabakyard. So pag tuwing biyahe ako, kumukuha po tayo ng mga stock dito sa ating aggregate ay kinakain po tayo ng konsumo dito sa diesel. Umabot po siya ng 56, 52, 50. Hindi po tayo basta-basta sumusuko mga kabakyard sa pagnunegosyo kung ganyan yung mga nangyayari ngayon. Pataas ng pataas yung mga presyo ngayon. So lahat yata ng mga presyo ng gasol, bigas, mahal din mga kabakyard yung feeds. So, napakalaki yung naging abante ng mga bibilihin natin ngayon mga kabakyard. So ngayon nag-isip po tayo ng paraan para at least makabawas-bawas po tayo sa gastusin, sa konsumo. Nang sa ganun, hindi po mawawala yung kita natin. So tara mga kabakyard at pag-usapan natin. Ito na mga boss yung itlog natin. Ayan, ang dami. Mabasag na lang yung itlog mo, wag lang yung itlog ah. Ayan. So ngayon mga kabakyard, welcome back again. So looking good pa rin tayo mga kabakyard. Yan ang sikreto ng mga negosyante. Kailangan looking good lagi para iwas stress at hindi ganong tumanda mga kabakyard. So yun. Sa dalawang beses kong pagbabaklod ng nyug So ng itlog mga kabakyard ay gumita na tayo ng 6,000. So malaking bagay po yung 6,000 na yun. At yun eh gagamitin natin travel expenses, no? So ang naging puhunan natin mga kabakyard sa itlog ay 9,000. So nung unang biyahe natin, nandiyan yung resibo, 9,000 yung pinurchase natin, at yung pangalawa ay 9,000 pa rin. So diyan kumita na po tayo ng 6,000 mga kabakyard. So malaking bagay yon mga kabakyard. O bakit mas pinili ko yung negosyong itlog o bakit mas pinili ko yung baklod na itlog? Kasi alam nyo mga kabakyard, pagdating ko pa lamang dito sa aking probinsya ay 2-3 araw ubos ang itlog mga kabakyard. So hindi rin gaano kalakihan ang tubo rito. Sa isang tray, sa itlog, ang pinakamataas na patong natin dyan ay 25 pesos. At sinusunod po natin yung DTI size. Mayroong large, medium, small. So hindi po tayo pwedeng magtaas masyado dahil pandemic ngayon.
kailangan po nating mas tumulong dun sa mga naghihirap na walang trabaho, walang pagkakitaan ngayong pandemic. Maliit lang po yung 25. Minsan, nagiging 20 pesos lang po yung tubo ko sa isang tray. So, isipin nyo po yung isang case ng itlog, yung isang case, ay meron siyang 12 tray. Okay, mga kabakyard, 12 tray. So, i-compute natin yung 25 na tubo natin sa isang tray. So, ang computation ng 25 pesos times 12 ay 300 pesos. So, ang binili ko na itlog ay meron tayong 3 case. So, meron na tayong 900 doon. At meron tayong balot. So, doon tayo sa balot medyo bumawi ng presyo dahil nakuha lang natin ng mura yung itlog. Yung balot, backyard, sorry. Yung balot. Nabebenta natin dito ng 12 pesos. So, doon tayo bumawi sa balot. Sa unang travel natin ay nakapag-backload tayo at kumita tayo ng kulang-kulang 2,000. So, napakalaki ng puhunan natin, 9,000. Pero yung kinita natin ay pwede na. No? Pwede na. Kulang-kulang 3,000. So, sa pangalawang travel natin ay dyan tayo kumita ng 3,000 mahigit. Okay? Kasi, ganito nangyari, mas marami yung bumili ng retail kasi nagre-retail din tayo at mas kakaunti yung nag-wholesale. So, pag nag-retail tayo mga kabakyard ay medyo taasan natin. Lalo kung isang tray lang yung kukunin. Pero kung 6 tray ang kukunin ay pambenta nila ay magbabawas pa tayo mga kabakyard. Maraming pwedeng strategy sa pagbebenta ng itlog at sa pagbebenta ng balot. So, dalawang biyahe ko pa lang pero marami na akong na-research na mga strategy sa pagbebenta ng balot at itlog. So, ito ay sideline lang pero pwede nating i-full time pagdating ng araw mga kabakyard. So, ang problema kasi natin ngayon ay sasakyan. So, yung sasakyan natin ay maliit at hindi natin pwedeng punuin kasi once tayo ay nasiraan sa daan yung konsumo natin, yung tutuboy natin sa mga backload natin ay mawawala. So, hanggang doon lang muna mga kabakyard at sa susunod ay bibigyan ko kayo ng mga iba't ibang uri ng tips sa pagbebenta ng itlog. Ayon sa aking experience mga kabakyard ay hindi tayo magaling pagdating sa ganitong uri ng negosyo pero sisikapin natin alamin lahat ng mga bagay na pwede nating pagkakitaan. O lahat ng bagay na pwede nating kapulutan para maging success tayo sa bawat negosyo ay research lang po yan mga kabakyard. Mag-aral na mag-aral. Yung dating hindi mo alam ay nagiging alam mo na. So, huwag nating maliitin yung mga konting information na nakukuha natin dito sa YouTube channel natin o sa YouTube channel ng ibang tao dahil dyan tayo kumukuha ng mga guide. Ano mga kabakyard? Sabi nga nila, do not stop learning. If you stop learning, you stop earning, mga kabakyard. Alright, so maraming salamat sa inyong panunod sa aking channel. Patuloy kayong sumusuporta. At kung bago ka sa aking channel at nagustuhan mo yung mga ganitong uri ng video, ay huwag namang mahiyang mag-subscribe. At pindutin na rin yung notification bell, mga kabakyard, para updated pa rin kayo sa lahat ng content na i-upload natin. So, hindi po makawala yung content natin sa manok. At sa ating mga baboy, i-update ko po kayo. Malalaki na po yung aking mga baboy. Malapit na po tayo mag-dispose. December po mga kabakyard ay kikita na naman tayo dyan sa ating mga baboy. So, hintay-hintay lang po natin yung content natin about sa manok. Pag-uusapan din natin yan. Nag-iingat lang tayo dahil napakaigpit ni YouTube ngayon. Alright, so great morning at mabuhay tayong lahat. Si Tita Greg. Ati tan, kinagpangres ka wenta. Walang brief, walang brief ko.